Amen, maraming salamat. At talagang napagandang preaching ni Brother Ryan. Amen. Bilang sa manapaltaya, trust to the Lord, no? Awitin mo natin, when the road is called up, yung door of the Amen. Verse 1. When the trumpet of the Lord shall sound, the time will be no more, and the morning breaks eternal bright and clear. When the sea and the earth shall gather over the other shore, and the road is called up, yonder road will be no more.
ating Friday School. Ang ituturo natin sa araw na ito ay baptism. Mga kapatid, Pastor, bakit baptism tuturo niyo? Sa lahat ng relihiyon, tinuturo ko talaga ang baptism. Okay? All the religions, mga kapatid, dito sa mundo, itinuturo talaga ang bautismo. Ngayon, ano po ang tamang bautismo? Yon ang question. Sa ating kinagisnan, mga kapatid, alam naman natin sa ating kinagisnan sa Catholic, ay ang bautismo ay sprinkling. Tama ho ba? Okay, may ganun. Diba? Yung iba nga eh, alam mo yung ano ng palayan? Yung ganun? Yung ganun tapos, yung ginagawa, pare yung nakita man sa TikTok. Ginagano, no? May water gun. Ano, water gun? Yung iba, gano'n, no? Ano kaya yun? Kapatid, na hindi po tama yun, eh. Alam mo bakit? Aralin natin kung ano ang tamang bautismo sa Biblia. Amen. Pastor, kailangan ho ba talaga ang bautismo? Kailangan po yun. Bakit ho gawin yun? Malalaman natin kung anong dahilan. Oo. Kasi po, napakahalaga ang bautismo sa isang mananampalataya. Ang bautismo, katulad po ng isang paraan po yan eh, para magkaroon ka ng pagkakilanlan. Yan. Identity ba? Oh. Pag sinabi, pag napunta ka sa, halimbawa, mapunta ka sa ibang dako ng mundo, mapunta ka sa Amerika, brad, halimbawa, let's say for example, mapunta ka doon sa Japan, mapunta ka doon sa Korea, mapunta ka Taiwan. Siyempre, hanapin mo maglingkod ka sa Panginoon eh. Hanapin mo magpuri ka sa Panginoon eh. Ngayon, pagdating mo doon, sabihin ng pastor, ay, welcome po kapatid. Oh, ngayon, wala kang pagkakilanlan. Ang gagawin ng Diyos ng mga tao doon, witnessan ka. Para tumanggap ka. Eh, yung problema, nawitnessan ka na eh. Tumanggap ka na eh. Pastor, tumanggap na po ako. Ay, tumanggap ka na pala. O paano? Tinanggap ko si Jesus Kristo bilang ang Panginoon kapatid. Kailan? Huwag nyo kalimutan kung kailan nyo tinanggap ha. O, sabihin, o, tinanggap ko nung ano, ganito. Sino nag-witness sa'yo? Si Pastor Aris. Sino po si Pastor Aris? Doon po siya po yung pastor ng Independent Christ Baptist Church sa Riyadh. Ha? Amen. Wow, amen. Amen. At nabautismo na po ako. Makita ka, boy, amen yan. Saan yung pastor mo? Pastor Aris, salamat sa Panginoon, nandito yung isang member mo. O pastor, bahala ka na dyan. Ikaw na po mag-alaga niyan. Ari ba, ganun? That's right. O, para bang isang sundalo, oy, saan ang member, saan ang ano mo? Saan infantry ka? Ah, ano ko? 103rd. Bakit ka nandito? Kasi nga po, i-endorso na ako ni ano eh, ni Colonel ganito. Saan ka galing? Sa Samar. Uy, ah, okay. Tawag yan. O, saan ang endorsement letter nito? Dala-dala ka ng papel. Ayan. Oh, basahin. Ahira, basahin. Ah, okay nga. Okay, amen. Hindi yung pagdating doon. Oh, dito ka muna. I-isolate ka muna. I-isolate muna kita. Ganito, ganito. I-training muna kita. Wala nang ganon. Bakit? Pribilihiyo na magkaroon ka ng automatikong kasama nila doon. Kita ninyo. Ganon yan, mga kapatid. Alright? Pagkakilanlan yan. Para mag-asawa. Paano mo patunayan, Brother Franco, na itong asawa mong babae ay asawa mo nga yan? Because you publicly declared sa pagitan ng pagkasal. Di ba? Asawa ko yan. Ang katunayan dyan, mayroon nga akong ano eh, saan pala akin? Wala na, hindi ko malaman. Wala, nandun sa saglaan eh. Basta, pagka kinasal ba talaga, mayroon ba talagang ano? Meron ba talagang singsing? Magandang pag-aralan yan. Tingnan natin, sa Biblia ba talaga yan? Abot, wala akong makita. Sa Biblia, makita ko kining singsing ng hari. Okay? Sa Biblia, ang singsing na makita mo, hari, sign it ba? Para i-stamp doon sa papel na ito na yan. Pastor, bakit meron, bakit nagkaroon ng ganyan? Ano bang kwento dyan? Alam mo naman ang batas ng mundo. Oh, para malaman mo sa Catholic. Hoy, saan ang ano, singsing? Para mapatunayan na asawa mo to. Saan singsing mo? Ganun 'yan.
Ganun yun. Pero katotohanan, mag-aralin natin sa Bible, abot lang, wala akong makita ganyan. Yung signet, yung ring na talaga na sa Biblia, yung pangano ng pare. Aralin din natin. Sa laman. Ganun yan. Pero sige lang. No question about it. Kasi ang pagkakilala mo na, identity mo yan eh, na asawa mo nga ito eh. Para hindi ka makapangligaw ng iba. Ang ginawa kasi ng iba, para hindi niya malaman na may asawa siya, tanggalin niya. Lagay dito. Tapos sabihin, Brad, may asawa ka ba? Wala. Iwalay. Bakit? Nas Pilipinas eh. Gumagawa ka pa ng istorya, ano? Oh. So, ganun po ang baptism, brethren. Publicly declaring that you obey. Yan ang word. You obey. Sumunod ka kay Hesus Kristo. Amen. So, bakit? Si Jesus Christ ka ng pamotis mo. Alam niyo mong purpose kung bakit si Hesus Kristo ng pamotis mo? Oh. Kaya ang isang mananampalataya, ang tamang kandidato sa bautismo, yung mananampalataya. Okay? Yung mga tumanggap na kay Hesus Kristo, yun po yun ang tamang kandidato sa bautismo, hindi po yung bata. Ang bata, hindi naman tumanggap kay Hesus Kristo. Yan eh. Okay? Ang bata, ginawa na ng Catholic yun, na bautismohan daw ang bata, kaya pagmamatay daw, mapunta ng langit, nakawalan po sa Biblia yan. Ang bata pag namatay, automatiko yan sa langit yan, katulad ni Cielo. Sa kanyang mga edad, mga kapatid, hindi naman tumanggap sa kay Hesus Kristo yun eh. Wait, tanggapin mo Cielo si Jesus Christ. Sa ganun lang yan. Kita yung mali ng katuruan ng Katolik. Kaya sabi ng Katoliko, huwag kang magbasa ng Biblia. Ang magbasa yung pare lang at saka ni minister. Bakit? Sa oras na mabasa mo Biblia, makita mo katotohanan na mali ang tinuturo nila. Yan ang katotohanan. That's right. Opo. Oh. Kumbaga, kung bigyan ko ng ilustrasyon ha, sa Catholic na baptism, okay, sa Katoliko na bautismo, walang pinagkaiba sa isang kalesa at kabayo. Alam niyo ang kalesa at kabayo, di ba? Nauna ang kabayo, nauna ang kalesa kaysa kabayo. Baligtad. Dahil sa Biblia, nauna ang kaligtasan muna bago ka magpabautismo. That's right. Sa Catholic, nauna ang bautismo bago maligtas. Di, walang pinagkaiba yan. Nauna ang kalisa sa kabayo, nabaligtad. Hindi po ganun. Ang tamang kandidato sa bautismo, naligtas ka muna. Yun, kukuha tayo ng versikulo sa Biblia ngayon. Kaya napakahalaga mga kapatid na itinuturo ang bautismo. Ako nung papaptize ako eh. When I got accepted the Lord Jesus Christ, I was baptized. And under the new authority, I was baptized. Nagpapaptize ako. Yung mga nabautismo na dito, mabautismohan ulit yan because of the new authority. Amen. Amen? Ganon yun mga kapatid. Kaya, yung usaping bautismo, hindi po debatable yan eh. Na pagdibatihan natin. Oh, sabihin ng kasama mo, pag mabautismo ka dyan, ibig sabihin, pinalitan ang relihiyon mo. Maghiwalay tayo. Kapatid, ang pagbautismo, hindi naman pinalitan ang relihiyon mo eh. Kalimutan ng religion, yun, yun mga kaligtas yan eh. Yeah, that's right. Ang meaning ng religion, religare, from the Latin word, religare, to return back or to restore back the relationship unto God. Yun ang meaning religion. Ang tanong, anong religion ang turo ng tamang katuroan? Yun problema. Kaya mamili ka rin ng religion, hindi ka rin pwedeng oh, may religion dito ako pupunta. E ngayon, kung turo-turo ng religion yan, bali-bali, pupunta ka pa dyan. Katulad nung charismatic group kanina. Oh, that's right. Kaya mamili ka rin ng tamang religion eh. Hindi rin basta-basta. Religion meaning from the Latin word, religare. To restore back the relationship unto God. Bakit? Naputol kasi yun, bro. Naputol kasi yun dahil sa kasalanan. Oh, ni-restore tayo ng Panginoon sa pagitan ni Jesus Christ. Amen. Ang tanong, saan religion ka magpasakop? Sa kulto ni ano? Religion ni Duterte? Yan mahirap. Doon ako sa saksi ni Batman tsaka sa ano?
Iglesia ni Tarzan na yan, maghihirap yun. Huwag yan kapatid, tingnan niyo rin. Okay, amen ho mga kapatid. Amen. So, now, umpisan natin. Ano yung baptism? Baptism in English word. Sa, ang baptism po sa Greek word ay baptizo. 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 Baptizo meaning immersion in the water. Ilubog sa tubig. Yan ang baptism. Okay? Ilubog sa tubig. Tabunan ng tubig. I-overwhelm siya. Yan ba? Baptism by fire. I-overwhelm ka sa tubig, sa apoy, ganon. Binyagan ka. Oh, binyagan na yung taong yan. Papasok sa ating kulto. O kaya binyagan din tong tao to, papasok sa ating fraternity. Ibig sabihin, binyagan kami din kasi binyag kasi kung sa tubig, ilublob ng gusto na matambunan siya. Kung sa ganun namang paraan, binyagan mo rin, i-overwhelm, i-cover sa batas natin, ganito ganyan, dadaan siya, itutupok siya ng apoy, ganun, para tama siya, ganun, para maging kapanalig natin, ganun. So, okay. Ang baptizo, from the Greek word, baptizo, alright, okay, and meaning, immersion, totally immersion in the water. Ngayon, Pastor, ano yung baptism sa kwan? Baptism sa Catholic? Ang baptism sa Catholic, ano? Wisik-wisik? Sprinkling. Sprinkle, ang tawag nun, sprinkling of water. Ang sprinkling sa Greek word, rantizo. O paano mo sabihin baptizo yun? Mali! May magkakaiba talaga. Iba ang rantizo kaysa baptizo. Nakita niyo na. Ang baptism na tinatawag sa Catholic, sprinkling, tama? Ang sprinkling, English yan eh. Sa Greek word, rantizo po yun eh. Oh. So, ibig sabihin doon sa Catholic, hindi ka nabautismuhan. Narantizohan ka. Tanong, is that is sprinkling or baptism scriptural or biblical? Hindi. Wala kang makitang sprinkling sa Biblia. Kita mo na. So nakita niyo ng pagkakaiba ngayon? Mali. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi natin sa Biblia. Ano ba ho talaga ang baptism para pastor sa Biblia? Oh. Brother Rick, open in the book of Matthew chapters, chapter 3, verse 13 muna. Okay. Okay, mga kapatid. Amen. Sino ang subject dito? Si Jesus Christ. Si Jesus Kristo ba? Alam niyo ba na bago nag-umpisa si Jesus Kristo sa kanyang earthly ministry or sa kanyang trabaho dito sa mundo, nagpabaptize muna siya. Ibig sabihin, ha, sa paglilingkod mo sa Panginoon, bago ka dapat maging pastor or gagamitin ka sa iglesia, pero dito, napakaluwag ko. Dahil kahit hindi pa nabautismo kayo, pinatayo ko na dito. Dapat, bautismo na bago patayuin. But, by the grace of God, Brother Jose, okay na yan. Malawak ng ano mo. Kumbaga, binigyan ka na ng privilegio talaga. Then we will baptize it later. No any problem. Okay? Tingnan nyo. Bakit? Ang importante kasi na baptism ganito. Number one, si Jesus Christ nagpabaptize to set an example. Para maging ehemplo sa kanyang mga disipulo at sa mga apostol. Nagtuturo ako dito bilang pastor ng katuruan sa iglesia. Nagtuturo ako dito ng salvation whatsoever. Eh, nagpipreach ako dito. And yet, hindi pala ako nagpabaptize. Oh. Nagpabaptize ako, kapatid. Because I set an example
unto you. Yes. Amen ho ba? Amen. Anong ginawa ni Jesucristo? Then cometh Jesus from Galilee to Jordan. Ang Galilee, northern part of Israel. Ilang milya yan ang layo patungong Jordan River. Malayo po yan. At that time, si Jesucristo hindi naman sumasakay ng kabahayo. Naglalakad po siya. Ano nga ganito sa albab din, ang layo eh. Paglakarin mo yan. How much more? Mula sa Galilee patungong Jordan, ang layo. Bakit niya ginawa yun? Because he want to show himself and as example, bilang ihimplo, bilang halimbawa, na bago siya magpatuloy sa kanyang ministry, siya muna ay nagpasakop sa otoridad ni John the Baptist. Si John the Baptist man ang nagbaptize, si John, na anak ni Zacarias. Baptist, meaning, yon po ang opisina ni John. Si John, na ang opisina niya, taga-baptize. Kaya John the Baptist ang tawag. Napaka, ano mo naman tingnan, saan ka nagsisimba? Sa Baptist. Nabaptize ka ba? Hindi. O paano ka tawagin Baptist? Kasi nga yung salitang Baptist, biblical. John the Baptist. We are the follower of John the Baptist because John the Baptist is follower of the Lord Jesus Christ. Amen. We are follower of John dahil nabaptize tayo in a biblical baptism. Ganon yun. Ang layo, Galilee to Jordan, ang layo. Bakit ginawa na sa Christian? Oh, ang layo nga eh. To set an example para ihakbang mo ang sarili mo bilang tanda ng pagsunod mo kay Jesucristo, yung tinatawag na the first step of your obedience. Yes. Yon ang purpose. Then, pagdating na doon kay John the Baptist, sabi niya, but John forbade him. Kasi si Jesus Christ yan eh. Alam ni John the Baptist na si Jesus Christ ay Diyos. Siya nga ang nag-puranter dyan. Siya nga ang nag-proclaim niya na, oh, darating ang Messiah. Ganito. Nakita niya, magpapaptize siya. Ayaw niya. Bakit? Diyos ito eh. Ayaw niya. Ano sabi? John forbade him. Forbade meaning, hindi na ina-allow. Ayaw niya. Siguro nahihiya siya. Kasi Diyos nga eh, Savior eh. Pero, sabi niya oh, saying, I have need to be baptized to be. Kailangan ba talaga kita yung bautismo? Oo. Kaya ka pumunta dito? And thou comest to me. Sabi, anong sagot ni Jesucristo? Diyos siya ha. Pero anong sagot niya? And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now. Amen. Hayaan mo na. Payagan mo na. Bakit? Ang purpose ng baptism, ano? For us, sa pamagitan ng baptism, ano? It becometh us. Magiging ano tayo? To fulfill all righteousness. Amen. Ganapin ang lahat ng katuwiran. At ang katuwiran ay Diyos. Amen. Then, ano nangyari? Binautis mo siya ni John the Baptist. Sino nagbaptize kay Jesus Christ? Si John the Baptist. Ayaw ni John the Baptist. Bakit? Diyos siya. Pero ano sabi ni Jesus? Hayaan mo na. Payagan mo na. Bakit? Lahat tayo, katulad ko, parang kayo, kaisa tayo. Amen. Kaisa tayo. Us eh. Hindi naman sinabi na, you and me, kundi us. It becomes us. Magiging, ano, ganapin natin ang katuwiran ng Diyos. Amen. Ang purpose ng baptism, hindi kung ano-anong dahilan na sabi, huwag kang babaptize yan, pag magbabaptize ka, tanggalan kita ng mana, ayaw mo na sa'yo, maghiwalay tayo, ganito, ganito. Hindi ko yung ganyan purpose. Palitan mo religion mo, hindi, kalimutan mo yung religion, hindi makaligtas eh. Ang baptism is just an identity like Jesus Christ who set an example para bautisman tayo. Therefore, John the Baptist baptized him. Amen. Amen? Gusto, nagpabaptize nga pala ang Diyos. Tayo pa kaya? That's right. Amen. Yan. So, nung ako, nung sinabi, magpabaptize sa pastoralis, what is the question? Anybody here will question me? Wala naman ang question eh. Who will ask?
Who will ask? Oh, anong magpipigil sa akin na bautismuhan ako? That's right, amen. Si Herodes. Alam mo, kilala ko kung sino ang pipigil ng magbabaptize eh. Oh, kilala ko talaga. Lagyan, gusto nyo, lagyan ko ng pangalan. Ang mga pumipigil na ayaw magpabaptize ang isang tao, suko ng Diablo yan. Ang gusto ng Diyos, magpabaptize kay. Pero mayroon kumukontra eh. Sino kumukontra ni Jesus Cristo? Alam na. Lagyan ng pangalan. Si Satanas yan. Kaya sabihin ni Satanas, sabihin mo, get thee behind me, Satan! Yung asawa mo pala yung sinabihan mo. Bakit? Sinabi din naman ni Jesus Cristo eh. Kay Peter. Kasi si Pedro, kontra na kontra kay Jesus Cristo eh. Ganito, ganun. Get thee behind me, from me, Satan! Sabi mo, Lord, ba't Satan ang tawag mo sa akin? Ganun yon. Ang kumukontra, para ayaw bautismuhan ng isang tao, si Satanas yan. Sogo ni Satanas yan. Amen! Maliwanag ko sa inyo. Amen. At anong nangyari? Baka naman kinakabahan kay Brad. Baka sabihin nyo, yay! Wag, kapatid. Oh, ganapin nyo ang katuwiran ng Panginoon. Amen. Katuwiran ng Diyos yan. Amen. I don't care. Oh, after all, sino ang matutuwa dito? Si Satanas ba? Hindi. Ang Panginoon nga matutuwa. Anong nangyari? And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Bakit? Nilublob eh. Nung pag-ahon sa tubig, ano nangyari? Lo, the heavens were opened. Amen. Unto him. And he saw the Spirit, ang Holy Spirit of God, descending, bumaba, like a kalapati, like a dove. The Holy Spirit saw, like the Spirit, like a dove. And lighting upon him, lumiwanag sa kanya at nag-minister sa kanya. Amen. Can you imagine how the Lord will work out when he found out Brother Franco nabautismuhan, and the Lord will say sa verse 17, ano, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Jobert, in whom I am well pleased. Nalugod ako sa kanya. Amen? Nakuha niyo ibig kong sabihin. Amen? Ayaw mo papaptize ng isang tao? Pastor, ayaw ko. Ganito, ganyan. Oh, sinong malugod? Alam na. Sabi ko sa inyo mga kapatid, kaya importante yung papaptize. Bakit? Si Jesus Christ ang papaptize. Amen? Ganun po ba talaga, Pastor? Opo. Alam niyo kung bakit? Ang baptism kasi larawan ng pagkamatay ni Hesus Kristo, pagkalibing ni Hesus Kristo, at pagkabuhay ng mga muli ni Hesus Kristo. Yun ang larawan niya. Pastor, saan mababasa? Romans chapter 6 verse 3. Ano sabi? Romans chapter 6 verse 3. Ano sabi? Know ye not, sabi ni Apostle Paul, hindi nyo ba alam that so many of us as were baptized into Jesus Christ. Ibig sabihin, pag binautismo ka kapatid, ang bautismo mo, Jesus Christ ang tinutukoy. Bakit? Ano nangyari kay Jesus Christ? Were baptized into His death. Sa kanyang pagkamatay. Alright? Therefore, pag ibinautismo ka, ilublob ka sa tubig, remember, we are buried with Him. Inilibing kang katulad ko kasama ni Jesus Cristo. Buried with Him into death. Nung namatay siya, namatay yung dati mong ikaw. That like as Christ, katulad ni Jesus Cristo, was raised up from the dead by the glory of the Father, noong nabuhay naman muli. Ang picture nun, ang larawan nun, even so, we also, or ikaw, should walk in the newness of life. Yan. Ang ibig sabihin, kapatid,
pag inilublob ka sa tubig, ang larawan nun, si Hesukristo namatay, na ikaw din ay namatay, dati mo ikaw, na pag-ahon ni Hesukristo, na buhay naman muli, nagkaroon na siya ng glorified body, katulad mo, should walk in the newness of your life. Kaya don't tell me, ang isang tamang mananampalataya, walang pagbabago. Ang tamang mananampalataya, may pagbabago. Newness Amen. Of life. Ang isang tao na mananampalataya daw siya, wala nang pagbabago, ay yung pagtanggap niya noon, comedy po yun. Hindi tama, hindi totoo ang pagtanggap niya. Bakit? Walang pagbabago eh. Ang tao may tamang pananampalataya, ha? Sa pagitan ng bautismo, makikita mo, nagmamanifest na may transformation. Nag-transform ang kanyang buhay. In verse 5, ano ibig sabihin? Now, knowing this, in verse 5, for if we have been planted, tinanim, in living, in lublob sa tubig, together in the likeness of His death, katulad ng kamatayan ni Jesus Cristo. Di ba namatay si Jesus Cristo? Katulad ng kamatayan ni Jesus Cristo, ganun din ang paglublob sa tubig. We shall be also in the likeness of His resurrection. Katulad din nung nabuhay siyang muli, ganun din tayo. Nabuhay tayong muli. Larawan yan. Larawan yun ha. Na ikaw nabuhay muli at you should walk in the newness of your life. Amen? Kasi sa 6, ang sabi, knowing this, that our old man, dati mong ikaw, man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth, we should not serve sin. Kaya, katulad noong pinako si Jesucristo sa krus, ganun ka din. Ikaw, ako, ipinako din ni Jesucristo sa krus kasama niya. Ang dati mong ikaw, yung old ba? Bakit? Sinisira kasi noon ang ano? Sinisira noon ang dati mong ikaw. Yung makasalanan, grabe kasalanan, ganito ba niyan? Kaya nung pagbabago mo, bago na po yun. Kaya nga ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anong sabi? Anong sabi? Napakaliwanag doon. Therefore, if any man be in Christ, noong wala ka pa kay Hesukristo, hindi ka pa pinako ni Hesukristo kasama sa krus eh. Because of your receiving of the Lord Jesus Christ, kasama ka ng ipinako ni Jesucristo sa cross, katulad ng isang baptism, you are been planted or inilibing ka, inilublog ka sa tubig, ang larawan noon, yung kamatayan ni Jesucristo dahil ang old sinful nature mo, kasama ang inilibing ni Jesucristo doon sa cross ng Calvary, yung pagiging makasalanan mo. Then, pag-ahon mo sa tubig, katulad po yan ng larawan na si Jesucristo ay nabuhay namang muli. Therefore, you should walk in the newness of your life. Imbes na karnal ang buhay mo, ay maka-spiritual ka na. Wala ka ng taste, wala ka ng amor doon sa old sinful nature mo, kundi ang gusto mo, ang Diyos. Yan. At, ang symbol noon, nung ganong bagay, baptism in the water. Okay? Bakit simbol ang baptism in the water? Kasi ang simbolo ng baptism, symbolic lang yan. Hindi po yan makapagligtas. Ang baptism, symbol lang yan. Hindi yan makapagligtas sa tao. Oh. Ang ginawa ng Catholic, bautismuhan mo raw ang bata kasi daw para magpunta siya ng langit. Pag namatay. Hindi naman po eh. Hindi naman ganun nangyari. Ang bata, pag namatay, langit diretso yan. That's right, man. Oo, langit po diretso ang bata pag namatay. Hindi katulad ng mga damulat, katulad natin, pag namatay tayo at wala tayong kaligtasan, impirno, gising natin ito, ano ito, apoy dito, ah. Ganun yon. Pero dahil may kaligtasan tayo, langit ay patungo. Amen, mga kapatid? At yung baptism, public declaration lang yan. Identity po mo po yan, na ikaw nga ay follower of the Lord Jesus Christ. Amen. Pastor, bakit naman po man? Si Jesucristo nga, nagpabaptize eh. Eh bakit ikaw? Ganun yun. Last verse. In the book of Acts, chapter 8, verse 26-39. Acts 8, 26-39.
Oh, ito yun, si YouTube ni Yunok. Ang YouTube ni Yunok, nagbabasa siya ng salita ng Diyos. Ang binasa niya doon sa Book of Isaiah, chapter 53. Ngayon, pagdating dyan sa 27, and the angel of the Lord spake unto Philip, saying, arise and go toward the south, unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Sa verse 27, and he arose and went, si ano ha? Sinong nandyan? Sinong binanggit dyan? Si Philip. Philip the evangelist, ha? Hindi po, ayan, anong nangyari? Eh, Stephen, the evangelist pala yung si Philip, okay. Now, anong nangyari dyan? May, si, inutusan dyan ng Holy Spirit, ha? Napuntahan mo doon, mayroong eunuch doon na nag, nasa chariot niya, nagbabasa ng Biblia, na nagbabasa ba ng scripture ba? And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, Ethiopian, and eunuch of great authority under Candace, queen of Ethiopians, who had the charge of all the treasures and had come to Jerusalem for to worship. Itong eunuch na to, parang sabihin natin, katiwala. Okay, mayordomo. And then, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Okay, nagbabasa siya ng scripture. At ang binasa niya, Isaiah. Book of Isaiah. Alright? Then the Spirit said unto Philip, sabi, lapitan mo siya at makisali ka sa kanya, join thyself to his chariot. And in verse 30, and Philip ran hither to him. And he heard him. Narinig niya ang Ethiopian eunuch. Reading the prophet Isaiah and said, understand thou what thou readest. Sabi ni Philip kay Ethiopian eunuch, naunawaan mo ba yung sinasabi mo sa book of Isaiah? And sabi naman niya, and he said, how can I? Paano ko maunawaan? Ibig sabihin, except maliban na lamang, some man should guide me. Kung bagay, maliban lang kung may magpapaliwanag sa akin. And he desired, sabi ng Ethiopian eunuch, pwede bang paliwanag sa akin to? Kaya na, sabi ng, na, ngayon, si Philip, sumakay, umakyat doon sa chariot. Doon niya pinaliwanag ngayon. Ano ang pinaliwanag ni Philip? In verse 32, the place of the scripture which he read was this. Ang binasa ng eunuch, ganito. He was led as a sheep. Sino? Jesus Christ was led as a sheep, katulad ng tupa, to the slaughter, and like a lamb, katulad ng lamb, ang tupa, pag kinatay mo, hindi katulad ng baboy, na nag-iiskandalo. Ang tupa, pag kinatay mo, hindi po yan nag-umiimik, tumutulo na lang luha niyan, ganon ang tupa, pag kinatay. Kasi, alam na na, parang may feeling siya na ano eh, parang dadalhin ako sa katayan eh. Pag dinala na yung ano, yung mga tupa doon sa katayan, alam niya na ang ibig sabihin eh, mamamatay na ako dito. Hindi siya mag-iingay. Hindi katulad ng baboy, magkatayin mo yung baboy dyan. Di ba kayo, magrinig ng kapitbahay, ano, nagkatay sa brother Ares ng ano, baboy ah. Pero ang tupa, ganon si Jesus Cristo. Unlike a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. Ibig sabihin, ang binasa niya sa Book of Isaiah at patungkol kay Jesus Cristo. Ngayon, in verse 33, in his humiliation, sa kanyang kawawang kalagayan, his judgment was taken away, and who shall declare his generation, for his life is taken from earth. Kinuha yung buhay ni Jesus, pinatay siya. Bakit? Ano purpose? To redeem us. Tama? And then, the eunuch answered Philip and said, sabi niya, I pray thee, pinapanalangin ko sa iyo, of whom speaketh the prophet this? Sino kayo tinutukoy ng propeta dito? Si Isaiah. Of himself, si Isaiah ba? Or ibang tao? Anong sagot ni Jesus Christ? And then Philip opened his mouth. Ang sagot ni Philip ganito. 35. And he began at the same scripture and preached unto him. Sino? Jesus. Kasi doon sa chapter 53 ng Isaiah, buong chapter na yun, si Jesus Cristo po ang pinoprophesy doon. Amen. So, pinaliwanag niya si Jesus Christ. Ibig sabihin, katulad natin, ipinaliwanag natin ang kaligtasan, Brad, in the name of Jesus Christ. Amen. Ngayon, maliwanag na ang salvation sa eunuch. Okay na, ang lahat. Parang tayo din. Napinaliwanag natin si Jesus Christo sa buhay natin. Okay na, naligtas na kayo. Tinanggap niyo na si Jesus Christ. Ngayon, ano ko sunod? And as they went on their way, habang nagpatuloy sila sa pag-alis, pag-hayo, pag-lakad, they came into a certain water. Nakita lang tubig, kapatid. And the eunuch said, sabi ng eunuch, see,
here is water. May tubig. Oh. And then, the Spirit of the Lord caught. Well, my, in 36. Yan naman. Okay, okay. Oh. And Philip said, oh, ano? Nangyayari? 36. Oh. Nakita lang tubig. Tama? And the eunuch said, sabi ng eunuch, see, may tubig dito. Ito lang tanong sa atin, kapatid. Katulad ng eunuch, naligtas na, okay na. Oh, kandidato. Tamang kandidato sa pagbabautismo, yung naligtas na. See, here is water. What that hinder me to be baptized? Ano ang magpipigil sa akin na ako ay bautismuhan? Mayroon bang pipigil? Mayroon bang pipigil? Halimbawa sa atin dito, si Pastor, sino bang magpipigil sa akin na bautismuhan? Oh, wala eh. Meron ba? Sino siya? Ang Diyos o si Satanas? And Philip said, dito si Philip, sinigurado niya na dapat itong eunuch na to, itong taong to, ligtas ito. Dahil babautismuhan ito eh. Baka mabautismuhan isang tao na hindi naman ligtas. That's right. Walang pinagkaban sa Katolik. Nabautismuhan isang tao, hindi naman ligtas. Isang bata na hindi naman ligtas. Ang bata, hindi po save. Kundi safe. Safety ba? Pag namatay siya, safety na yan. Ang tao na malaki na, damulag, save ang term noon. Na-save siya, naligtas siya mula sa kapamagan ng perno. Kaya anong tawag? Sabi ni Philip, oh, okay. Chinik niya ang kaligtasan ng eunuch. Ano sabi niya? Ano ang kandidato ng pagiging para mabautismo ka? Dapat ligtas ka. Ano sabi? And Philip said, if thou believest, kasi sabi niya, may tubig dito. Sinong magpipigil sa akin para bautismohan ko? Sinong pipigil? Meron ba? Ang ginawa ni Philip, tinanong niya ang kaligtasan niya. Ano sabi ni Philip? If thou believest with all thine heart, pwede ka bautismuhan. Ibig sabihin, kung naniwala ka kay Jesucristo ba, pwede ka bautismuhan. Ibig sabihin, kung ligtas ka talaga, pwede ka bautismuhan. Yan ang ibig sabihin. And he answered, ang sabi ng eunuch, he answered, said, I believe. Para kayo, I accepted or I received the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Amen. Ano sabi niya? And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Amen. And then ano nangyari? He commanded the chariot, hinto, stand still. And they went down, both into the water, both Philip and the eunuch. And when he baptized him, nung nabautismuhan ng eunuch, ano nangyari? And when the Spirit of the Lord, and when they were come up out of the water, nung pag-ahon sa tubig, no? Nang eunuch, at umahon na sila sa tubig, umunta na doon sa tuyong lupa, mula sa tubig eh. The Spirit of the Lord caught up Philip, away Philip, na rapture si Philip, oh, nandoon sa Asotos, that the eunuch saw him no more, hindi na nakita. Pero ano nangyari kay eunuch? Ano nangyari kay eunuch? That the eunuch saw him no more, and he went on his way, rejoicing. Amen. Masaya siya. Kaya ang taong binabautismuhan dapat masaya. Bakit? Kasi naalala mo, ang sabi ng Diyos doon sa Matthew chapter 3, suffer it to be so now, John the Baptist. Bakit? It becometh us to fulfill the righteousness of God. Amen? Napakaliwanag. So dapat mabautismo isang mananampalataya. Hindi po yan, ay ayaw ko magbabaptize dyan. Pero tinanggap ko si Jesus Christ. Yes, tinanggap ko si Jesus Christ. Bakit tayo magbabaptize? Pinigilan ako ng asawa ko eh. Ayun lang. O di, ang asawa mo na ang Diyos kaysa Diyos. Ganon yon kapatid. What hinders me to be baptized? Ano ang magpipigil sa isang tao para bautisman? Magbabaptize na ako, Pastor. Bakit? Nahihiya ako eh. Naku po. Ibig sabihin, ang kahihiyan ang naghihila sa iyo. Para huwag ganapin ang kalan. Napilitan ka lang. Naku po, huwag po ganun.
when you will be baptized, it must be the symbol of it, the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Yes. Yun dapat, mga kapatid. All right, Pastor, bakit mo tinuturo ito dito? Dahil nakikita ko na mayroon ng hinog sa baptism. Brother Franco, si Brother Dexter, si Brother Alfie, si Brother Jose, ganito ganyan, we are all hinog na sa baptism. Amen? Amen. Ganun lang yun, brad. So next week, i-schedule natin ang baptism. At sa mga maliliit lang, brad, yung mga malalaki, sister, andito ko ba next week? Ay, wag kasi dapat sa ano kayo? Sa under the new authority, dapat ilalabas tayo eh. Yung mga kayo lang, kasi kaya naman dyan sa bathtub. Yung malalaki kasi, hindi kaya eh, lalagpas eh. Si Kat-Kat, hindi pwede dyan. Oo, lalagpas eh. Yung kaya lang, yung tayo-tayo lang. Ako, tapos na ako nung pabaptize for the new authority sa mga church member dati, that is in the name of the new authority. That's right, amen. Pero sister, ikaw, tsaka si Brother Next, si Kat-Kat, kayong tatlo, doon tayo sa kining straha. Okay, lalabas tayo. Pero tayong iba, kapatid, kasi ano tayo dyan, pwede, walang problema. No? I-schedule natin next week. Magdala kayo ng damit. Okay, brad? Magdala ka ng extra damit. Short lang, at saka t-shirt yun lang. Saka brief ninyo kasi mababasa kayo. Ha? Ganun lang. Huwag kayong mag-alala. That is for the sake of our faith unto the Lord. Huwag kayong matalo kay Satanas. Right. Na sabihin sa Tanas, wag, ganito ka nyan, wag kayong patalo doon. Pagganapin niyo yun, matutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Amen. Ganun po yun, no? So, ganun yun. Sa mga members, like Brother Ramel, Brother Edwin, Brad, siguraduhin mo kasimba, okay? Baptism under the new authority. Alright? Amen? Tayong mga, yung mga malaki, si sister, kay babae man, at saka si Sister Kat-Kat at saka si Brother Nick do, lalabas tayo. Hintayin lang natin ang tamang pagkakataon. Ganun lang. Si Brother Dexter, Brad, next week, magdala ka ng gamit na pang-baptism. Short lang, Brad. Short pants ba? Short pants at saka t-shirt. Yun lang. Kasi, pag-baptize, mababasa kayo. Alright? Ganun lang. Okay, laki lang yung plastic. Ganun lang. Ganapin nyo ang katuwiran ng Diyos. Ito po ang Pastor, option. Pwede bang option na hindi ako sasali? Brad, that is a command of God. Utos ni Jesus Christ yan. Saan mo mabasa, Pastor? Matthew chapter 28, verses 18 and 19. Okay. 18, 19, 20. Ito utos ng Panginoon. And Jesus came and spake unto them, saying, utos yan ha. Ang baptism, hindi po option na. Pastor, hindi ba pwede mo yung pagpaliban mo? Ganito, ganito. Ano sabi? All power is given unto me in heaven and on earth. Ang lahat ng kapangyarihan binigay sa akin. Oh, in heaven, sa kalangitan, at saka dito sa mundo. Ito ang utos ng Diyos. Go! Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol, disipulo. Go ye therefore and teach all nations. Turuan yung lahat ng bansa. Ha? Ano ito turo? Salvation. Kaligtasan. Baptizing them. Bautismuhan nyo sila. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ibig sabihin, sa baptism, kapatid, tatlong Diyos ang kumikilos dyan. That's right. Amen. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlo. Parang doon sa salvation mo, tatlo ang gumagalaw doon. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? Amen. Utos po yan ng Diyos, ha? Hindi po yan utos ni Pastor Ares. Utos po ng Diyos sa Biblia. That's right. Amen? Praise God. Huwag niyong pansinin yung mga kung anong sinasabi nila. Ang pansinin ninyo, ang importante sa atin, yung opinion. Parang ganun ba? Ang importante sa atin, ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen? Praise God, mga kapatid. Amen. I hope maliwanag sa bawat isa. Okay? And then, bibigyan ko kayo na, Eric, mag-ano ka ng magandang ano? Yung bibili tayo ng conqueror na papel. At gumawa ka ng design. Ibigay ko sa iyo ang text
Ibigay ko sa iyo ang text ko anong isusulat doon. Kasi pag-uwi nila, pwede nilang i-laminate yun eh. At para pag-uwi nila, saan man sila mapunta, yan ang pakita nila doon sa church. Amen. Huwag doon sa Katolik ha. Natagpuan nyo na ang kalengkakaan eh. Natagpuan nyo na ang katotohanan eh. Huwag na kayo malito. Dalhin kayo sa Panginoon. Mahirap na. Okay? Amen mga kapatid? Praise God. I hope maliwanag sa bawat isa. Mga kapatid, ako balibalik na rin mo ako sa baptism doctrine na yan. Ay, hindi. Maliwanag sa akin yan. Andito yan. O, doctrine na yan. Amen? Purihin ng Diyos. May tanong mo kayo. Mga kapatid, what hinders you to be baptized? Ano na pwede kayo sa inyo para baptism mo? Wala po, pastor. Amen? Isipin nyo na lang na malulugod ang Diyos sa magiging kalalabasan nun. Amen? Amen. Amen. Oh, malulugod ang Diyos, bro. Alright? Si Brother Jose, pag-uwi nun sa Quezon City, mapunta siya ng church. Membro po ako na nga. Saan ka pa na yun? Yeah. Wow, amen. Praise God. Ganun na lang yun ang mga pastor, bro. Amen? Praise God. Makasabihin pa, mayroon kaming kapatiran noon sa Riyadh. Oh, dapat magsimba sa inyo yun. Ganyan. Ganun yun. Amen? Purahin ng Diyos, tayo manalangin. Ah, late na tayo. Pero sige lang, tiis lang. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa iyong salita. Salamat po sa pagmamahal sa amin. Gabayan niyo po kami. Salamat sa doctrine na ng baptism. Sa mga kandidato po, Panginoon, ng tamang baptism, Lord, pagpalain niyo po sila. Sila si Brother Franco, Brother Joe Birch, si Brother Alfie, Brother Jose, at ang mga ibang mga kapatiran ng Panginoon to be baptized under the new authority. Lord, ang iyong kalooban po ang mangyayari, Panginoon, at hindi pong kalooban namin. Pagpalain niyo po kami at gabayan niyo po kami. And all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Salamat Amen. Po mga kapatid. Mag, ano tayo? Kape. Brad. Bro. Brad. 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 Brad.